Hello mga kabayan, magandang umaga sa inyong lahat. Paano ko ba umpisahan? Pati sa pagbablog na, ako eh. Zero knowledge ako eh. Yesterday was my saddest day in my life. But I lost my son, Lloyd. Cafe Cadena. I was shocked when I was on duty, my daughter in Dubai calling her around 9 o'clock in the morning, and she told me, Papa, wala na si Lloyd. Never. Ayer tama ka pinang namatay lang siya. Mabait na anak. Di mo lang kami nagkita. Umuli. Anak matabat, di na kita nakita muli. Oh Lord, Allah. Forgive all the sins of my son, Lloyd. And the entire sense of my family. Alam ko na sa inyo na siya kari ka ngayon. Mahilo ko ah. Sandal mo lang ko rin. Ang hirap tanggapin ng isang ama na mawalan ka ng anak. Sobrang hirap. Dinanas ko sa mga anak. Ginapang namin sa anak. Kanilang ina. Mula maliit sa hirap. Kahit pa paano nakain siya ng tatlong bihis sa araw. Hindi balik kami yung magulang. Wala ma. Hindi kumakain. Alas mga anak. Yakusa na yun, akusa. Walang kain kain eh. Isang saging nga lang, busog na ako eh. Makita ko lang mga anak ko na hindi nagugutom. Sarap palalaanin yung mga bagay na ngayon ang mga oh Lord, Allah. Give me more strength. Parang nawalan ako ng lakas kahapon mga kabayan nung marinig ko nung sinabi ng anak ko sa Dubai, panganay namin yun eh. Panganay na anak ko. Papa, wala na si Lloyd. Talagang nagulat ako na hindi ko maintindihan nga maybe 2 to 3 minutes or more. Tulala ako eh. Nakasuti ko sa planta. Kaya pala parang tumatayo yung balahibo ko. Tumawag ng anak ko. Parang iba something eh. Parang may something sa paligid ko. Tapos ihagol na ng gagulo ang anak ko. Talagang iyak ng iyak. Parang mama niya pag nag-iyak eh. Talagang sayang bata niya, batang bata pa, hindi pa niya natupad yung mga pangarap niya eh. Dahil kong pangarap sa buhay niya eh. Ang biling ko naman doon sa anak ko na yun eh, huwag pabayaan ng mga kapatid niya. Thank you sa kumawala nga sa mundong ito. Dahil dead na ako, saka yun nga nag-positive na ako nung nakaraan. Yung sawa ng ni Allah eh.
gumaling ako. Wala naman kasi akong maintenance, wala akong kahit anong iniinom. Maliban lang doon sa binigay sa akin ng doktor nung magpa-check up ako. So, yun lang billing ko sa anak ko na, pabayaan mga kapatid mo. Kalangin ta kayo. Tapos yun kayo yung mama nila. Kaya may edad na rin yun, mas matanda sa akin yun eh. Ako walang problema sa akin. Dahil kahit ako yung uwi doon sa aking probinsya sa Leyte, kahit magsaka ako mali, kung magtanim ng kamote, malinghoy, sa gabi, sanay na ako doon eh. Sinilang akong ganun eh. Mahirap na eh. Sa mga anak ko, ayaw kong maranasan rin naranasan ko. Ayaw kong kumain sila lang talagang mag-uulam sila ng mantika at asin. Ayaw kong maranasan ko nila yun. Kahit paghirap kami sa Manila, at least nakakain sila ng 3 beses ang araw. Naigapang namin sila ng aking asawa na kahit paano. Siyempre, tipid. O, di ko kalahin na maagas ang kinuha niya. So, mga kabayan, huwag na kayong magtanong kung anong dahilan ng pagkapaniloid. Manood na lang kayo ng YouTube, balita, Usmaya News. Kailangan nyo na lang yung privacy namin yung pamilya. Ang vlog ko na ito, gusto ko lang parating sa mga kamag-anakan ko na I miss Lloyd Cafe Cadena. I miss too much. Talaga na miss ko siya. Hindi ko na siya makita muli. Umuwi man ako. Di rin pwede ang aking passport on process for visa renewing. Wala sa akin yung passport ko. At saka kung uwi man ako, dapat ka, hindi ko na pinarenew pala yun. Alam ko lang ang mangyari. Pwede pa akong umuwi. Ha? October 1 pa ang ano ko eh. Expired ng aking visa, so pwede pa kong umuwi. Dapat nun. So lang, na-renew ako eh. Talagang wala din sa timing ang pag-renew ng aking visa. Pero siguro, yun ang tinadhana sa akin. So, di ako makauwi. Dahil pag-uwi ko, quarantine akong for 10 days. Di rin ako makamalit-salis doon dahil nga, bawal namang ang mga senior citizen katulad ko. So, useless din. So, hindi ko na rin maabutan si Lloyd. At tinatawagan ko kahapon yung kapatid niya. Hindi ko makontak yung mama niya, nakausap ko. Yung nga, malungkot na di mawari na. Talagang ano, nanghihina ako eh. Hindi ako nakakain kagabi. Ngayon lang ako kumain umaga. Dahil nga, ayaw kong buksan yung aking messenger. Nung bukas ako ng internet, puro balita tungkol kay Lloyd. Mutululuha ko eh. Ang sakit, napakasakit talaga. Yung words niya na, Papa, ayaw mo umuwi. Ay, kami na lang pupunta dyan. Yung nagpunta sa dito sa UAA. Doon kami nakita-kita sa anak ko sa Dubai. 2016 yata yun. Yun. May tumabi sa akin din eh. So pa, di ka kasi umuwi. Kami na lang pumunta rito. Sige, anak, as paano ko uwi. Yung pamasahe ko na ano, ipunin ko na lang. Kasi wala, maliit na naman swildo ko. Lami pa akong utang. So, natuwa ako doon sa sinanggit niya na talaga sumasama talaga kaming lahat. Mga kapatid niya saka yung apo ko sa Dubai. Yun. Tapos yung nagbakasyon ako ng opera ako, katapos ko ng opera kasi meron akong cellulitis infection dito sa aking binti. Isinama kami niya sa ayaw ko nga sanang sumama doon eh. Kasi kikirap pa yung aking opera pero sumama na ako dahil sa family bonding. Doon sa Boracay, doon ko naramdaman na saya pala pagkasama mga anak mo. Naliya kayo, naliligo sa dagat, ang saya. Parang walang katapusan. Sana ako ganun. Lagi. Ayaw ko man tanggapin eh. Talagang nandiyan na yan. Pinanalangin ko na lang.
ang huling message niya sa akin, nung mag-message sa messenger, eh, pag-pray ko raw siya. Sabi ko, anak, hindi mo na dapat itanong yan. Dahil lalo araw akong mag-pray. Inuuna ko kayo. 5 times a day ko nagdarasal. Una kong pinapadalangin mga anak. Lahat ng pati kasama ko ng loob. Eh, kasi kami pag nanalangin mga Muslim lahat, wala akong yung pinipili. Kasi bawal kang magdasal na mayroon kang sama ng loob. Kapwa, ang ugasan mo yan, alisin mo yan bago ka magsala o magdasal. Kung mayroon kang ganung masama at loob sa kapwa, ay huwag ka na magdasal. Kasi hindi tatakapin niya alay yung mayroong panalangin. Kung mayroon kang ugalit, inggit o ano man sa kapwa, kailang kung minahal mo ang iyong pamilya, kapatid, ay ganun din. Mahalin mo rin yung kapwa. Kaya nilang kayo ni Allah na pare-parehas. So yun nga, ang message niya sa akin, pag-pray ko lang sa ang daming heart. Yun lang. Madaling araw ng Friday, yesterday, hindi na nag-reply sa akin. So, mag-message na lang ako. Naiingat siya naman. Sundin na yung payo ng, kung anong payo ng doktor o ano man. Hindi, pangasa ko kasi pang araw kami kahapon eh. Around 9 o'clock, eksakto talaga, 9 o'clock. Gulat ako matumawag yung anak ko, humahagulhul. So, ano nangyari sa'yo? Ba't ka miyak? Yung gitna pa, wala na si Lloyd. Gulat ako, talagang nanghina. Iba pala pag, nang para kang, ano, hindi ko alam, para kung may pumalo sa akin na nanginig yung tuhod ko. Tapos, lumatayo yung balihibo ko. Parang may something sa paligid. Kinausap ko na lang, Lord, kung nandito kami sa tabi ko, ingatan na lang ako. Kung ano man, sama na lang ako sa'yo. Dapat nga, kung pwede lang ipalit yung buhay ko sa buhay mo eh. Kung na lang, wala na, tanda na ako. Paanin pa yung buhay ko kung malungkot lang yung mga anak ko. Tama na yung naranasan kong kasiyahan sa edad ko na to. Masaya na ako. Kita ko lang yung masaya kayo mga anak ko. Okay na sa akin. Tapos tagal, mga ilang minuto din yun. Kasi ganun din na naramdaman ko nung mamatay ang aking ama. Kasi nasa Maynila ako nun. Tapos parang iba-iba feeling mo. Yung mamatay naman ang aking ina, may paru-paro. Yung pahiwatik na mamatay na yung ina. Ramdaman ko nung mamatay yung mga mahal ko sa buhay. Tapos mamaya punti, parang nakikita ko si Lloyd doon sa malapit sa makina ng aking inoperitan. Tapos mga empty pallet. Nakaupo, nakaganon. Kasi pag nag-i-edit yun, nakaupo, nakaganon. Nagano siya ng mga vlogs niya, nag-i-edit. Ang iniisip niya yung anong ilagay niya ang mga sound effects, mga background music. Lagi siyang mag-wear ng shirt. T-shirt, simple lang yun sila. Hindi nga namamalansa ng damit yun. So, nung umuwi ako, nakahanap ako ng plansa dahil pag nagsala ako doon sa Golden Mosque, Tapiapo, gusto ko na plansado yung damit ko. Sabi ko sa anak ko, sa anak ko isang set, asan yung plansa natin? Walang plansa, wala naman yung plansa. Wala yung plansa. Namimigay si Lloyd yung plansa. Yung sinap namimigay niya. Mga rice cooker, mga electric fan. Kung ano-anong pinamimigay niya dito sa bahay natin. Ay, wala palang plansa. Hindi ka nagtira kit isa. Hindi yan mahilig si Lloyd na plansa damit pa. Sabi nga nun ng anak ko, si Sid. Laging sinasabi ni Lloyd sa akin pag magsala ako, lalo pag Biyernes. Pa, sa mama ko siyang panalangin na pray mo ko kay Allah. Natatouch ako sa sinabi niya, kahit na hindi kami parehas ang reliyon. Kasi ako Muslim, siya Christian. Hindi ko naman sila pinipilit na mag-convert sa Islam. At least, kinakilala na niya ang aking Diyos namin na si Allah. Diyos natin lahat. So, doon ako na-touch doon sa mga binanggit sa akin.
talagang mapagmahal sa kapwa, lalo sa mga kapatid namin, mga kababata niya. Nagmana siya sa aking ama. Aking ama, ganun. Talagang, ano, hindi siya makasarili. Mahirap lang kami, pero pag mayroong nangailangan ng, di ba, gustong bumili ng kamote, kamoting kahoy, kasi marami kami mga crops eh. Saging. Eh, binibigay na niya. Wala siyang hihingin pera. Kung may bigay kang kapalit, gusto niya asin lang, sokal, yung ano, yung ginagamit kasi bundok na eh. Sa gitna nakagubatan yung bahay namin. Talagang, ikaw, sisingan mo na ako mga kabayan. Tumutulo yung sipon ko at saka, di ba? Christmas ako dahil kahit dito kami sa loob ng kampo, mayroon na maikot-ikot yung CID. At pag nahuli ka, laki na multa. Kahit sa loob kami ng kampo, Christmas. Yung nga, namimigay lang yung, pinamimigay lang ng ama, di ayaw nang ibinta. Dahil ano pa yun, ano mo yung pera. Yun. Masaya na yung aking ama. Kasi talagang mahirap lang kami. Tundal ako, isinilang sa gitna ng kagubatan ng barangay Patong, yun lang ang salinity, yung tinawag katabon-tabon. Tinawag katabon-tabon dahil tinatabunan yung bahay mo sa puro kahoy, puro dahon. Magkubula yung bahay namin doon. So yung kinalungkot ko na magang pagpanaw ni Lloyd. Lloyd, kung saan ka mo ngayon, naway masaya ka na, sama ni Allah. Naway gabayan mo kami na iyong mama, ni mga kapatid, na makayanan namin ng mga pagsubok sa buhay, naway maka-move on kami. Salamat anak sa mga kabutihan yung binigay sa amin, sa iyong mga kapatid, sa iyong mga kapitbahay, sa iyong mga kabarkada, sa iyong mga taga-tangkilik, followers, viewers, subscribers, napasaya mo sila. Maging ako, masaya ako anak. Bago ako matulog, pagdating ko galing trabaho, pinapanood ko yung mga vlogs mo, kahit yung lumang-luma ng vlogs mo, pinapanood ko. Kasi iba ang dating ko pag nakita kita ng miti, masaya. Kasi masayang ka talaga na bata pa eh, mula pa nung maliit ka pa, payat ka nung araw, maliit pa. Hindi ko talaga makalimutan yun. Pag nasa baba kami, pagkatapos ng aming merenda, merenda kami mga alas 3 siguro yun. Tapos pa naman yung bahaw, nilagyan ko ng Milo, ano ko ng ano, parang ginagawa kong champurado ba. Tapos kaya nun, akit baba sa sagdana namin. Akit baba, akit baba. Ang bilis, energetic ng bata na yun eh. Napakabilis. Saka madali mong utusan. Payat lang siya noon. Parang, kumbaga sa ano eh, walang sa vitamin cell. Wala, mas suplementong araw. Masaya na kami pag mayroon akong mabiling Milo. So, napakabata mo pa anak. Na, talagang hindi ko lubos maisip na mawala kang bigla. Talagang malaking kawalan sa akin, sa mga kapatid mo na nawala ka anak. Pinapaway mo lang ako eh, tagal mo lang bilabangin sa akin, uwi ka na pa, huwag ka na magtrabaho dyan, sama-sama na tayo dito, hindi mo lang kita nayakap anak ng huling pagkakataon. Tawarin mo ako anak kung anong mga pagkukulang ko sa inyo, sa inyong mga kapatid. Ako ay isang tao lamang. Tawarin mo rin ako sa mga hindi ko pag-uwi bawat 2 years na bakasyon. Kaya mo lang 10 years ako dito bago ako umuwing Pilipinas eh. So God bless you anak. Now ay sorry mga kabayan, hindi ko masyadong talagang ano, sinulalit sa pagbabrak sa araw na ito. So yun lang ang may vlog ko sa araw ito. Naway, manawaan niya ako, pamilya namin, sa aming privacy. Basta siya, binawian ang buhay at siya ay mayapa na. Panalahan natin siya na siya ay nasa harian ni Allah at maging masaya na siya ngayon. Salamat guys, pati pili niyo rin kami na kamove on kami mag
Adina family, Kafi family. Thank you guys. Bye.